Hello guys, nandito na kami sa lugar ng hinahanap namin, napakaputik. Hanap tayo ng daan. Hirap dumaan. Ito ang daan. Ito ang daan. Ito ang daan. Si ano? Si Manong ba? Oo. Ah, ito lang? Ah. Oo nga. Ito si ate ang nagturo sa amin sa bahay. Ano, vlogger? Oo, vlog po. May ibibigay lang po kasi kami. Kaya nga po, nakilala kasi niya kanina. Eh. Dito po ba? Puntahan po ninyo? Oo, tara. Samahan mo kami, te. Ayan. Sasamahan kami ni ate. Puntahan po kayo dito. Oo nga. Ano po, pangalan niyo, ate? Marlene po. Ah, Marlene, ano? Tayo. Payo? Opo. Ah. Sige po. Mga ano kayo? Dito po kaya ang daan. Ayan. Ah, bait naman ni ate. Ginaid pa kami. Ayan po. Dataan lang po kayo dyan. Ayan na si kuya. Si Mano. Nangunguha sila ng mga gabi-gabi. Pamilya. Ah. Ayan bahay niya. Apo, dyan po kami. Ah. Eto si Manong. Guys, eto na si Manong unag. Inayos na niya yung panunda niya na. Ayun, pinapakita ko lang po bahay ni Manong. Manong, ano ka yung pangalan mo? Alejandro. Alejandro, ano po tayo? Merdoris. Ah, Merdoris. Siya po si Manong Merdoris. Ito po ang bahay nila ni Manong. Yan. Ito po ang bahay nila. Ito po ang loob. Ito po ang loob ng bahay nila ni Manong. Ayan, may mga gabi. Kasi negosyo nila mga gabi. Ayan guys. Negosyo talaga nila. Ayan ang hanap buhay nila. Ayan po ang loob ng bahay nila. Ay, nakakaawa naman. Ganyan, ito ka, de, hawak ka. Ganyan, huwag mo lang masyadong, basta makita mo yan sila. Hindi masyado naman. Sige. Yan, huwag naman. Basta tutukan mo, huwag si paring yan. Mag-asawa. Dito ka, dito. Isang 20 vlog, ayan, dala niya. Ayan,
Ayan po, tulong-tulong po kami para mabigyan kayo ng tulong. Hindi namin sukatakalay na magkakilala pa. Oo, nakikita ko nga ito pala eh. Kuya? Oo, si Rudy. Di ba doon kayo magkatira sa Victoria dati? Ay, oo nga. Kami noon, may biniro ako dati. Oo nga, doon nga kita pala na ano. Eh, kapatid ako ni Diday, nakilala, kilala mo si Diday. Diday, kasi ano, yung isang mamanlaki na ano. Si Saldi. Saldi, oo. Biniro ko. Wala, ano, patay na si Diday. Na-stroke yun, ang tagal, ilang taon. Oo, matagal siyang na-stroke kasi na... Si Saldi. Ay, nag-asawa ulit. Pagkalibing lang ni Diday, nag-asawa na. Si Apple nagtatrabaho. Eh, tama nga lang, tumigil na sa pagmamaneho. Oo, malabo na matagal. Eh, barkada ko rin to doon. Yung na, nung nandun pa kayo. Pagkatinda. Akala namin, ano, sarili nyo na talaga. Hindi ba kayo pwedeng magtanim-tanim dito para... Malaki tubig dito? Pag lumaki yung pag mag-high tide, malaki tubig dito. Pag mag-high tide? Oh, eh, paano kung ano, pag mag-high tide dito, paano yung bahay niyo? Eh, saan pa kayo matutulog? Sa papag. Ay, papag kawawa naman. Tubig pa lang dami, araw-araw. Laging may tubig. Ngayon lang hindi natuyo. Okay naman, tapos na kayo. Sige, mana, may kunting tanong lang ako. Sige po. Itatuloy ko lang po ito. So ayun nga po, ano nga, kaya nga po kami napunta rito kasi nagkita tayo, di po ba? So ngayon, sabi ko nga sa'yo kanina na hanapin kita, di po ba? Di pa klay na ganito pala ka nung dito lugar nyo, ano? So ibig niyo sabihin pala dito, pagka umuulan, malalim po ang tubig dito. Ay, po. Dito ang mag-hide tide po, kuya. Dito ang mag-hide tide. Hanggang dyan. Malaki ang tubig. Hanggang tuhod pa pag ano. So ano naman po ang ano, halimbawa, bukod pa dyan sa pangunguha ninyo ng gabi, manghuhuli na nga po ng isda. Manghuhuli ano kami kabayan? Ng isda, kuya. Saan naman kayo nanghuhuli ng isda? Ay, doon naman po sa mga palayan ng ilong. Ano yun? Ano po nanghuhuli nyo ron? Lapyang aroyo, kuya. Halo. Tapos ibenta nyo naman? Ibenta po namin yung iba. Para may pambiling bigas. Ganun lang po talaga, no? So yun mga kababayan, ano, na naimbahay po na yung ano. Lang ito ay libre naman. Kung sakali naman sa sila sa alipin na naman. Ito nga, ito nga, si Manong ay nabuta namin. Si Manong, anak lang, gawa ka lang habang inumagawa kayo. Ah, magaling na yun. Ito na. Libangan ng namin yung mga sino. Pag-ikuan. Dating na sabihunan pa na kayo. Paano pa Manong magtanggal ang balat? Ang madali. Oh, paano magtanggal ang balat niya? Pabalatan din, hihimayin din yung dahon. Tapos naman. Pagkatapos yan, patutuyuin. Oo, oh, bilad-bilad po muna. Ay, bilad-bilad muna. Tapos magkano naman magiging, paano yung ma-adventa yun? Magkano naman mag-adventa yun? Eh, minsan natatawaran din, bigay na naman. Tawag. Kunting ano lang. Kunting kita lang. Basta may pambili lang ng ano, no? Pambili dyan. Bigas, gano'n. Ganun lang ang ano. Pagkasama ninyo ni Ate Melsora, ilang taon na kayo nagsasama? Bakit hindi ka nag-anak? Ay, wala kayong anak na? Wala kayong anak. Kasi nabaugya tayo siya nung nabubuhat ng mabigat doon sa dating pabrika. Oo. Bumuhat siya eh. Parang nakakabaog pala yun, ano, magbuhat ng ano. Kaya nga nung nagbihon yan eh, nagsunong ng kaping eh, naglabas ng basa. Sabi ko, huwag kung hindi mo kaya. Eh, sinubukan niya. Oh. Ay, nadisgrasya kaya yan kay Asing. Ah, ano nangyari? Nadaganan siya ng kaping. Anim lang nga yung sunong niya, pero nadaganan siya, na-balance siya. Nalusot kasi daw yung paa niya sa kanal. Ah. Na napansin na may kanal. Dahil natabunan ng damo na tinabasan. Mapagal siyang nakarecover, dinala siya doon kay gubatan. So hindi man lang siya tinulungan ni Asing? Hindi man lang tinulungan ni Asing. Si, ang nagtumulong sa kanya si... Victor, si ano, si Ivy? Ayun, si Bio. Ah, si Bio. Ah, si Kuya Bio, oo. Oo, yung ano, budigero doon. Uh-huh. Ayun ang nagsabi pa kay Asing. Na nahimatay nga siya.
isang oras yan na nakarecover na kayo, no? Ha? Huh? Kung hindi na ano na lang, oxygen na, eh, hindi na makasya. Ah, in-oxygen pa siya? Oo. Sinugod siya sa ospital? Oo, inano doon kay Gubatan, sa, doon sa Burol. Oo. Ay, doon inano doon. O, sino nagtubo sa kanya sa ospital? Eh, si Asim din, kasi nabihan ni Bio eh. Ah, mabuti naman, tinulungan din siya ng amo. Di ba may sipirasyon sila doon? Eh, yung sipirasyon nga lang niya sa loob ng ilang taon siya doon, eh, 4,000 lang ang nakuha. Jesus ko, Ginoo. Oo, kasi inuwi ko muna yan doon sa probinsya nila dahil siyempre nag-alala rin ako dahil na disgrasya nga. No. Hindi naman na siya makagawa muna dahil yung mga ugat daw pala niya napihit. Ah! Napipihit yung ibang mga ugat niya dahil na ano nga siya eh. E di pinahilot niyo yun? Ano? Eh, hindi na rin masyadong nahilot. Isang beses lang siya napahilot sa albulary. Isang beses lang. Wala nang nalakot na siya. Oo, naglalako rin kami hanggang bangkal. Minsan, inaano ng bangkal, tapos pitpitan. Ah. Palitan niya na... Nilalakad niyo lang yan? Mula dito? Oo, mula dito. Nilalakad niyo lang? Pitpitan, hanggang... Bangkal. Hanggang bangkal? Pero pag-uwi namin, sasakay na kami. Pag-uwi, kasi wala naman na kami susunungin. Kayo yung nag-ano ng batya na may mga gulay na... Na iba-iba, may spinach. Oo, ganun. Ah, kayo pala yun. Iba-iba, may Chinese kangkong. Oo. Pizza, spinach. Minsan may litos pa kaming dala pag ano. Ah, hinahango nyo lang yun. Lahat yun. Oo. Ah. Kaya pagkatinda namin, limit din namin. Kasi kailangan din nila. Kumbaga, tubo lang yung matitira sa inyo. Para lang talaga may pang makaraos lang sa araw-araw. Ano? Bilin bigas. Ulam. Oo. Maganda rin yun. Ay, malaking bagay yan sa inyo. Eh, ilang, ano na rin yan kayong dalawa lang. Matagal-tagal. Dalawa lang kami eh. Oo. Hayaan nyo po, Nay. Pagka, ano naman eh. Pagka, ano, babalikan namin kayo. Oo. Yun. Hindi tayo magkasakit. Oo. Kasi yan ang pinakadabis. Di baling mahirap pa lang, tanggapin na natin yung hirap. Huwag lang may sakit. Oo, ayun, totoo yan. Napakahirap ang may sakit. Kasi oo nga, marami kang pira. Oo. May sakit ka naman. Eh, wala ka rin ibang pupuntaan. Oo, diba? Wala talaga. Tanggap mo na lang yung mahirap pa lang. Oo. Binigyan ka ng lakas. Oo. Dasa lang talaga. Tsaka pananalig sa Panginoon. Para tayo eh gabayan, bigyan pa ng mahabang buhay. Pag kami nakatindihan ng bangkal, maawa rin sa amin. I mean, nagbibigay rin kahit pa paano. Salamat na umpo. Oo. Minsan, mayroon pa sa gabangkal na titsir siya. Sa Bulacan-Bulacan pa nagtuturo. Nung nakarang Pasko, ay binigyan kami ng kumplito. Oo. Pakiti, tapos may sus na. Kumplito na siya. 2 kilo. Pagka mga December, ano? Marami mo naman magbibigay sa pag-December. Kahit pa paano, marami. It is lang. Ganyan lang ang buhay ng tao. Binigyan pa tayo ng lakas ng Diyos. Sabi ko nga sa kanya, eh, kung ganun lang ang bigay sa atin ng Panginoon, itanggapin natin. Oo. Malay mo, darating ang panahon na may biyayang pulog ng langit. Ano-ano, nanay, no? Tiis-tiis lang po, ano? Ano pangalan mo nga pala, nanay? Melchora, Mili Palayaw po. Ah, Melchora. Mili yung palayaw mo. Ah, sige. Ako yung papilido ko na po. Is siya Meridoris. Meridoris siya. Ayan sila doon. Asawa ko. Eh, si Rode Gisalan. Ako, si Nancy Gisalan. Yan. Ito po yung mga ginagawa namin ngayon. Kung sino yung walang-wala, yan pinupuntahan po namin para makabigay naman kahit sa kunting bagay ba. Kunting bagay, pero malaking bagay na po sa inyo. Di po ba? So, kahit pa paano eh. Pasalamatan pa rin natin sa Panginoon yung natatanggap nating biyaya. Oo. Siguro nga talagang tinuro ng Panginoon na... Oo nga daw. Oo.
bibintangin kasi bit-bit ko lang yung tarbos nung gabi. Oo. Bibintangin niyo ba yan? Sabi ko, oh, kuya, tinanong niya, pinawaran pa nga niya kung tayong isang tali. Oo. Sabi ko, oh, sige, kuya, wala naman ako maisukuli ngayon ng sampo. Sige na lang. Sabi niya. Kinwento nga niya, kaya yan ang nangyari. Nag-ambag-ambag kami para mabigyan namin kayo ng tulong. Eh, kahit diba po tayo, saan pa kayo umuwi niya niya? Sa bangkal! Ah, sa bangkal, diba? Oo! Oo, bumibili kami sa inyo ng gulay. Oo, parehas tayo. Hindi natin alam sa bawat isa. Saan kayo doon? Basta ikot namin lahat yan. Sabi ko nga. Oo, siguro baka... Anong block ba kayo? Sa 50 lang. 50. 50? Oo. Block 50. Ano pa yung block yun? Nagay natin yung kuya. Nag-ano sa amin na 50 doon sa block. Mm-hmm. Dito na siya banda. So, ayan. Sa may ano? Kabayan. Ano ka lang? Ayan. Alejandro. Ayan. Yung kanya mga kapatid na nandiyan sa... Nawisan na. Nasaan na ang mga kapatid mo pala na yun? Dalawang kapatid ko nandito sa Ulubaco. Yung panganay namin namatay ng bago mag-pandemic. Driver din yun. Noong dati, dito siya sa Maynila, nag-taxi driver. Siguro, may nakapag-ano sa kanya ng mag-drive siya ng laging. Oo. Sa ano na yun, Quezon Province, Aurora na. Oo. Layo na. Sa madaling salita, nakakating siya ng Aurora. Oo. Quezon. Naging driver siya ng truck. Oo. Doon laging. Doon naman nakapangasawa rin. Ngayon, andoon sila ngayon. Ngayon, doon nakatira. Ah, doon na sila nakatira. Ngayon, ang pamangkin ko doon, lima sila. Isang lalaki, apat na babae. Ah, yun ang mga anak niya. Ay. So, maganda naman siguro ang buhay nila doon. Dalawa na lang dito sa Ulubaco. Oo. Isa sa Palawan. Ah, sa Palawan. Ah, apat na lang sila. Dapat yung namatay. Lalaki. Ikaw lang nag-isa dito sa ano. So ayan mga kababayan natin na nandiyan. So ayan kababayan, mga guys ha, ito si nanay, apat pala silang magkakapatid, pero nagkahiwa-hiwalay sila, nag-iba-ibang lugar na yung napuntahan ng mga kapatid niya. Siya lang pong isa, nag-iisa dito sa Bulacan. Ayan po ang ano ni nanay. Ngayon sobrang tuwa naman nila dahil na narating namin sila dito na hindi nila sukat akalain na may magbibigay sa kanila ng tulong. So ngayon, yun nanay, ngayon ano masasabi niyo po sa malatang niya? Pasalamat ko yan, binigay niyong biyaya na yan. Ayan po guys, nagpapasalamat si nanay, natuwa talaga siya. Ayan. Hayaan niyo po nanay, pagka... darating ang panahon na bigyan naman kami ulit ng ano ni Lord, babalikan namin kayo. Oo, ayan, ayan. Bibigyan tayo ulit. Ayan naman, si tatay. Ayan, ang asawa ni tatay. Ayan si, ano, pangalan mo, kuya? Si Manong, Manong palang ano niya eh. Alejandro Meredor. Ah, ito po si Alejandro Meredores. Sawa po ito ni Nanay Melchora. So ngayon ito po yung hanap buhay nila. Ito yung hanap buhay nila, yung magtinda ng ano, hinahango lang pala nila itong mga gabi na to. Tapos pagkahango nila, nililinis nila ganito. Tapos ibilad nila kunti na sa araw para maalis yung mga dagta konti. Tapos ilalako na yan nila. Tapos pagkatapos na nilang maibenta na nila, nire-remit naman nila sa may-ari nito. At yung tubo na lang yung matitira sa kanila para may pang-araw-araw naman sila. Yung tubo nila, yan ang binibili nila ng bigas, ulam, kape, at ganyan lang ang ano nila buhay. No, nag-stay din kami sa ibang bahay. Ay talaga kung bukas ano eh. Nga. Nga. Oo, ano. Mahirap yung ganun, mag-stay lang sa ibang bahay kasi eh
kailan kumilos para malayo sa mga sakit-sakit sa mga karamdaman. Kaya ko rin nag-standby sa loob ng bahay. Eh, parang ano ako, parang may sakit ako. Pero pag nag-gumagala-gala ako kahit saan, parang akong wala. O, totoo yan. Pagka nag-stay ka lang sa isang bahay, para kang nagkakasakit. Kasi parang hindi ka pinapawisan eh. Tapos hindi ka... Sabi nga nila, sa edad mong 64. 64 ka na? Sa edad mong... Mas matanda ka pa pala dito kahit sa mister ko. Sa tanda mo na yun na 64, kaya mo pang lumakad ng malayo. Kahit ilang kilometro pa ako. Kahit ilang kilometro pa. Manghuli akong isda sa Mambug. Naglalakad ako mula rito hanggang Mambug. Tapos uwi akong ganitong oras. Wala naman akong naramdaman. Pero pag nakahiga ako sa bahay, maghapon, may ko, para akong lantang gulay. Totoo yan, tama. Saka na marami akong naramdaman pag nakatambay ako. Pero pag isang exercise din yan yung ginagawa nyo na yan, na kung saan-saan kayo makarating. Sabi nga ng mga rider, ay, matibay ka tayo, malakas ang asensya mo, alam mo kung bakit. Mula dito sa lingid ko hanggang doon sa bangka. Nilalakad lang. Buhat ka ng langgana. Oo. Asensya mo. Ipun na ako. Hira ka lang kami ng 64. Dapat natin. Oo nga, malakas pa ang katawan mo. Hindi naman nila ako halata na 64 dahil pag makad ako, parang talo pa nga emisyon ko. Tapos yung mata mo, walang diferensya. Medyo lumabo naman ng kunti. Kunti lang. Kunti lang labo. Magkaanay nagpanman pag gumasa. Nakakabasa naman. Sabi ko, kaya pa. Salamat ka sa Panginoon nating dahil ano binigyan ka pa ng malakas na pangangatawan. Ganito mahaba pa ang ganito naman talaga ang katawan ko. Pagsasama natin dito sa mundo. Ayun, 55 pa lang. Wala na. 60 pa lang sa loob ng yung bahay. Oo. Pero ako awan din dito naman. Kahit ipin mo lang dito, alis kami alis 4 madaling araw. Magsunong pa ko ng planggana na kita nyo, no? Sa Bangkal, puno ako planggana. Puno yun. Mula rito, hanggang Bangkal, puno yung planggana. Wala pang bawas yun. Tapos mabigat yun. Pag uwi dito, sakay na kami. Tapos kinukasan, pag maraming gulit, napunta na naman kami nakikita, sunong na naman ng planggana. Sabi na mga rider, tay, maganda nga yan, ay exercise yan. Oh, exercise nga talaga yun. Minsan may mga sulit kami rin sa kita, nanda marami rin. Kaso lang, katulad ngayon na wala kaming tinda, hinihintay kami rin. Minsan ay yung taga-pitwitan ng sulit doon, ay pumupunta rito, malaking tao. Pumupunta lang dito nga. Tay, musta? Wala nga sir na tinda. Medyo dito lang kami nag-ikot-ikot na dito sa hanap ng buhay. Alam ko na may pag nagtinda kami ron, kita naman siya. Bumibili siya ng spinach sa amin. Minsan bumibili ng 6 na taling spinach. Bibigyan kami minsan. 6 na 60 lang dapat. Bibigyan kami. Binibenta din yan. Hindi, ginugulay rin niya. Ilalagay sa frigider. Tapos ngayon, 60 lang dapat ibibigay, ibabayad. Hindi ako na 150, hindi na kukunin. Ibubuto kita sir, tumakbo ka natin dito. Sabi ko na siya. Kasi nahawa. Sabi ko, sir, talagang, sana mayroong katulad sa inyo na customer na ganyan. Bihira tayong makatagpo ng mga taong tumutulong. Kasi yung lalaki, nagtrabaho rin pala dyan, may pwesto dyan sa loob ng Walter. Oo. Yung lalaki na mayaman, sa pitpitan. Basta mabait ka sa kapwa mo eh. Sabi ko nga sa sir, kumasyal ka naman doon sa amin, kasi sa amin na yung lugar namin, kasi maputik eh. Wala yun. Doon nga eh. Nakakarting. Ano nga doon? Napakaputik? Dito na lang. Saan kayo dumadaan? Dito na lang. May daanan pala dito. Dito pa ganun. Kalsada. Dyan. Kalsada na kaagad. Dito.
Hindi pa kasi namin alam kaya doon pa kami sa ano. Doon pa kami. Dito kayo dumadaan. Sayan kuya. Manong. Mabuti nga ito eh, nagkarating na tuloy ito. Malaman na dito. Bye. Inuman tayo. Eh, hindi mabawal mo sa akin minom na. Hindi na kuminom, bawal na. So, kuya, ano? Ano masasabi mo sa ano sa nag-design? Maraming salamat na nabigyan kami ng biyaya so, na galing sa inyo. Buti naman na nakita kami ni ito ni Sir Kaina. Okay, nwento niya. Tapos, ayun nga, nag-ambag-ambag kami para puntahan na. Bibilin talbos ng gabi. Ayan siya ang magluluto. Gabi niya. Pwede nili naman. Mabalik ako ha, hahanapin ko kayo. Sabi ko, sige, ako sir. Yung bahala. Eh, nandun lang naman kami sa bahay. Eh, sabi ko, siguro, ako. Baka ako i-porter yun. Tawang siya. Ay, hintayin lang natin. Sabi ko, may motor, hinintuan ko tayo ko. Ito ako, baka ako reporter niyo. Tapos hindi mo sukat akalain dito po pala makilala yung kaibigan mo ano kasamahan mo kasama ko na siya tapos na ako mabuti naman wala namang sinabi ano buti pa si dito punta pero kailangan paano hindi ko makilala nga magka ano kami sa okay na. Ayan guys, maraming salamat po. Hindi naman to ngayon lang tayo magkita. Ano pa baka babalik pa kami dito. Alam na namin yung daan kung saan. Hindi ngayon, dito muna kami, diyan yung ano ko. Ayan guys, dito po nagtatapos yung aming video. Maraming salamat po sa inyo sa pagsama niyo po sa amin. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe, like at share yung aming video Nance TV po. Huwag niyo pong kalimutan. Bye-bye. Salamat po.